Pagkalipas na mahigit kumulang ng dalawang taon noong 2018 sunog sa Busbusolo na itinuturing isa sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Sulu, February 2020 muli na naman naranasan ng ating mga kababayan ang pagsiklab ng napakalaking sunog sa tatlong barangays na itinuturing one of the most populated barangays sa Jolo. Sa data inilabas ng Provincial Government of Sulu, 1,377 houses ang tinupok ng apoy at nasa 2,379 displaced families o may katumbas na 11,895 individuals. Kaya naman, kabi-kabilang tulong mula sa government at non-government organizations ang pumapasok sa mga evacuation centers para magbigay ng kani-kanilang mga tulong para sa mga fire victims. Kamakailan lang, kasama ni Governor Sakurtan dumating sa Sulu ang mga matataas na opisyales ni Pangulong Duterte na pinangunahan ni Senador Bongo para personal na magbigay ng tulong para sa mga fire victims sa Jolo. Mula Jolo Airport, dumiretso agad ang team papunta sa Ground Zero para personal na makita at mapag-aralan ang tamang gagawin para sa rehabilitasyon. Sinabi ni Senador Go, pinapunta raw sila ni Pangulong Duterte sa Sulu para maiabot ang tulong para sa ating mga fire victims. Pinapaabot po ni Pangulong Duterte ang pagkumusta niya sa inyong lahat. Alam niyo, sa totoo lang po, mahal namin ni Pangulong Duterte ang mga kapatid naming Muslim. Narito po ako, meron pong dalang, pinadalang tulong si Pangulong Duterte. 6,000 piso ang kabuuan na financial assistance ang hatid nila, kasama dito ang 3,000 piso mula kay Pangulong Duterte at 3,000 piso naman mula sa programa ng ating mga senador at idadaan ito sa DSWD. At syempre, hindi rin nakalimutan ni Go ang kanyang grocery items para sa ating mga fire victims. 3,000 po yung mula kay Pangulong Duterte ngayon. Dala na po. At yung 3,000 naman po na mula sa DSWD ay yun po yung programa namin sa gobyerno. May mga pamimigay rin po sila na 3,000 each dito. So 3,000 sa Office of the President, 3,000 po sa DSWD. Plus, meron po akong grocery items. Lubos naman ang pasasalamat ni Governor Tan kay Pangulong Duterte, Senador Bongo at siyempre kay Secretary Manny Piñol at iba pang mga opisyales ng ating gobyerno at kasama na dito ang ating mga kasundaluhan sa agarang pagtulong sa kanilang probinsya. Sinabi ni Governor Tan, ramdam na ramdam raw nila ang malasakit ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan sa Sulu. Kahit malayo raw ang kanilang bayan, hindi raw ito nakakaligtaan ng administrasyon ni Duterte sa programang makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng Sulu. Ngayon lang nakatikim ang ating lalawigan at ating mga taong bayan ng ganitong tulong galing sa pamahalaan at ito. Talagang sarili talaga ni Senator Bongo ang pumunta rito para ipaabot ang serbisyo ng ating pamahalaan. Dati-dati wala naman ganito na tulog dumarating dito sa ating lalawigan. Noon, sabi ng ating rito, neglected ang ating probinsya. Ngayon, nakita naman natin, walang sunog sa kahit saan sulok ng Pilipinas na hindi pinupuntahan ni Senator Bongo. Kaya dito, nararamdaman ng ating mga taong bayan na ang serbisyo ng ating pamahalaan ay dala ni Senator Bongo. Sa open stage speech ni Senador Bongo sa Jolo Basketball Court, nabanggit niya na may 300,000 board feet na kahoy ang darating sa Sulu. Kinumpirma naman ni Secretary Manny Piñol ang sinabi ni Go. Dagdag pa ni Piñol, nakakuha na raw sila ng commitments mula sa DENR para sa donasyon ng kahoy na ipamamahagi para sa ating mga fire victims. But this early, gusto ko malaman ng mga taga Jolo at taga Sulu na gumalaw na po ang ating gobyerno through Secretary Roy Semato of DNR. Nakakuha tayo ng commitment na mga illegally cut lumber na nahuli ng gobyerno at idodonate ng DNR to the town of Jolo to be used in the rebuilding of the houses. Yan yung initial
Sa ating mga kababayan na biktima ng sunog, medyo hintay-hintay lang tayo ng konti at aayusin ito. Pamamahay ninyo, ayusin ang mga bridges ninyo para sa ganon na hindi na maulit at itong mga ganito mga pangyayari. So yan din ang pangako rin ni Presidente. Natutulong siya ng meeting-meeting. Kagabi kami tsaka ni Presidente, sina Secretary Manny Piñol, na yan ang isang napag-usapan na tutulong si Presidente dito sa ating lalawigan. Ang ating mga kasundaluhan at mga kapulisan wala rin tigil sa pagbabantay sa ground zero para sa katahimikan at kaayusan. Ayon kay Lieutenant General Sobehana, pinuno ng Western Mindanao Command, tungkulin raw nila ang tumulong sa anuman oras na kailanganin ang kanilang serbisyo ng taong bayan. Saya ako na nakabalik muli ako dito sa Sulu at lalo na kasama natin si Senator Bongo at narinig naman natin sa kanya kanina yung kanyang mga programa para sa ating mga kababayan. So lalo na may lady na mayroong nasunugan at siya ay nag-commit na maisaayos ka agad, rehabilitate yung mga kabayan. At magandahin pa natin yung Sulu na para magiging matupad natin yung ating pangarap na from terrorism to tourism. Ang national government, the regional government, much more yung provincial government ay nanawagan, nagtutulungan para sa ganun na mabilis yung ating pag-rehabilitate doon sa mga kabahayan na nasira dahil sa operation. Tungkulin po namin yun na Nickee, no? Dahil mayroon kami tinatawag na operation sa Under the War. At isa pa, as public servant, talagang inisipipin na pan all people in the government to support or to help doon sa mga napinsala na hindi lamang sunog kung kasama na yung iba pang mga sakuna na nangyayari. Since the start of yung incident na nangyayari dito, nakapaikot na yung inter-agency natin, yung may hawak ng Metrohollo under kay Colonel Bautista. Kasama na rin yung PNP. So wala naman, sir, problem? So sa ngayon, wala pa namang reported na looting. Wala, nagpapasalamat kami sa pagdating ni Secretary Manny dahil it signifies hope. Alam mo naman, pag may nakikita na officials galing sa national government, tuwang-tuwa yung mga tao dito, lalo na si Secretary Manny, alam naman natin na action man siya. So, sa ano naman, sa mga dito sa nasunugan, hintay lang natin kunting pasensya at anyway, nandito naman si Secretary Manny, saka parating si Senator Bongo, so parating na yung inaasahan. Sa ground zero po ako ngayon, kung saan tinupok ng apoy ang 1,377 houses. Sa paligid ko, makikita natin ang pinsala ng mga ari-arian ng ating mga kababayan. Nakakalungkot raw isipin ang lahat ng kanilang ipinundar at pinaghirapan ng matagal na panahon ay mawawala sa isang iglap lamang. Hindi na raw nila alam kung paano sila makakabangon muli. Dalawang bahay namin na sunugan dito. Oo. Bahay ko at saka bahay ng anak kong lalaki, may asawa na. Ito totally ba ay nasunog lahat? Opo, nasunog lahat. Gusto namin talaga bumalik. Una, wala pa kaming madaanan kasi wala pa kaming postage. Pangalawa, wala kaming pera para ipagpatayo ng sarili naming bahay ulit. Lalo na ako, single parents, may limang anak at tatlong ako. Mahirap talaga. Alam, nawagan po kami. Kami dito lahat nasunugan sa Jolo-Sulu. Kahit sino gusto tumulong sa amin, sana tulungan kami ngayon. Kahit kunting tulong lang para makabangon ulit kami. Nasunugan din ako, sir. Napakahirap ang sitwasyon namin ngayon sa ngayon. Plano namin po, sir, na manghingi kami ng tulong. Sana po tulungan niyo kami. Bigyan po kami ng kahit anong tulong man lang para makabahay kami ulit kasi mayroon po sa ngayon na yung mga pagtitinda ng sawa ko ng mga isda ay mira na kasi wala na kaming puhunan. Tapos yung mga anak ko, isang 11 po ang anak ko,
Napakahirap po talaga kasi marami akong mga anak na maliliit, sir. Sa isinagawa ang relief goods operations ng ating government at non-government organizations, kasali na dito ang pagsiserve ng hot meals sa ating mga evacuees. Ayon kay Preciosa Chong, Administrator, Red Cross Sulu, tuloy-tuloy raw ang kanilang pagsiserve ng hot meals at mayroon din inaasahan na relief goods operations na gagawin ng ating Red Cross. Yes, Nikki, napakalungkot nga ng pangyayari na kulantang naisab kita ng isang malaking sunog. Actually, individuals ang ating pagbilang natin. 2,069 individuals or food package na bigyan natin o napamigay natin. So, naka 6 rounds kami. So, day 1 pa lang, pagdating ng gabi, nag-serve na kami ng parang dinner para sa... lalo na dun sa mga nasa lantana, nandun lang sila sa kalsada. Yung iba kasi nakalat sila, merong nakatira kaagad sa mga kamag-anak, merong pumunta dun sa evacuation center. Binigyan natin muna ng priority yung mga walang tinuluyan. Kawawa ang kalagayan ng madaming tao nung gabi na yon at hanggang ngayon. Agad naman na sumagot ang aming chairman ng Red Cross, si Senator Richard Gordon, natutulong siya sa Jolo Fire Victims. At pinalo up ko lang din at sinabi nga on the way na yung ating non-food items na sinasabi o NFI nasa Cagayan de Oro at ibabiyahe papunta dito sa papuntang Zamboanga and then iloload for Jolo. Mga kababayan, laging tandaan, nasa kamay po natin ang kaligtasan ng bawat isa. Maging handa po tayo sa lahat ng oras para sa ating kaligtasan. Bago umalis ng bahay, i-double check ang ating mga kagamitan at i-switch off ang lahat ng gamit na kuryente. Ang pag-iingat po ay dapat ginagawa sa loob at labas ng ating bahay para sa ating kaligtasan. Ako si Nickee Butlangan, News Correspondent, Barangay Tulay, Jolo, Sulu.